Good morning, Mosher. Good morning po. May gagawin ako ngayon. Nissan X-Trail. Tinaupo kasi to. Dinala dito. Sabi ng customer. Maandar siya. Pero hindi gumagana yung accelerator pedal. Kumbaga, walang throttle. Hindi gumagana yung throttle. Kahit anong apak mo sa accelerator, walang function. Tapos, may check engine din. So, yung first procedure nito, isasaksakan ko muna ng scanner kung ano yung mababasang code. Then, tingnan natin kung anong code. Kaya yung scanner ko dito. Yung scanner na ginagamit namin dito po. Maxis. Autel. Kaya talaga. Kahit tapakan yung accelerator, wala. Update ko kayo mga sir kapag nation ko na or kung anong code yung lumabas. So, hinahanap ko pa kasi siya X-Trail ko eh. X-Trail. Okay. Mga sir, ini-scan ko na siya. Hintayin natin matapos po mga 100% ang nilalabas na ko. Ay, meron na. Transmission. Tingnan natin. After matapos. Yan na mga sir. May dalawang code sa engine saka isa sa transmission. So ngayon tingnan natin. Red codes. Axle position sensor. Axle position sensor 1.
Axle pressure sensor 2. Yan, lumalabas. Axle position sensor 1. Axle pressure sensor 2. Hindi na natin. putol ba or kailangan ng palitan yung sensor sa axle. Rig gauge. Throttle position sensor. Update kayo mamaya mga sir kapag hindi na ko muna yung ilalim. Kasi yung nabasa niya, throttle position sensor. I-check ko yung throttle position sensor niya. Dito kasi nakalocate yun sa may pedal. Ito yun mga sir. Itong sensor na to. Tingnan ko. Bakit sa inyo may problema. Minsan kasi, ito kasi na-adjust din to eh. Na-adjust to. Throttle position sensor. Pwedeng i-adjust ng i-twist. Pwede yan. Ito talaga yung problema. Possible pwede rin kayo magpalit nito. At tingnan ko muna. Kasi tingnan ko. Problema baka mura lang. Hindi na magpalit na ang TPS. Tingnan ko lang muna. Tanggalin mo lang to. 12mm dalawa. Ayan. Ay ko. Itong 12mm na to dalawa. Natanggalin. Para makuha mo itong accelerator pedal ng buo. 10mm lang pala. Ito mga sir yung buo niya. Buo accelerator pedal. Ito. Yung TPS niya. Ito, makikita nyo. Itong screw. Pwede nyo i-adjust. Pati yung kabila. So, hindi ko mo nagagalawin yan. Kasi possible nito. Kapag in-adjust mo to, mawala sa timing yung throttle body, hindi magtutugma dito pati yung doon pag hinapakan yung accelerator. So check lang muna natin to kung ano naging problema. So may base, may napansin kasi ko dito ito dito yan, may rubber dapat yan, butas na yan, may rubber dapat yan, yan ang stopper nya. Subukan natin yung dyan lang para makatipid si customer. Hindi na magpalit ng TPS. Baka napagsuspetyahan niya pa yung throttle body niya. So, check muna natin mga sir. Ito mga sir. Ginawan ko muna siya ng stopper na improvise kasi wala kaming wala pa yung orderan kasi ngayon Sunday kasi or sarado yung ano yung supplier, kaya ginawa ko lang muna ng paraan at try ko kung gagana siya. Nilagyan ko ng stopper, di ko sa bali di ko na ginalaw muna itong TPS. May na-encounter na din kasi ko ito, in-adjust, nag-loko,
Tinalitan na ng sensor, ganun pa rin. So, hindi ko muna ginalaw ito para di mabago. So, try ko muna ito ikabit. Tapos, papanda rin ko. Try ko makabit. Tinimim lang naman ito, dalawa. Yung nag-hold sa accelerator pedal assembly. Dalawang 10mm. Kasi sabi ng customer kasi nito, bigla na lang daw hindi gumana yung accelerator niya. Buti nga, nasa bahay lang, hindi siya labas. Hindi siya nakaalis. So, ngayon pinatow niya na. So, pinagsuspechahan niya kasi, throttle body. Palitin na. Okay, sinabi niya, hindi pa daw nalilinis. Eh, nung inisyan ko, yun lumalabas. TPS, power accelerator. So, yun, may isang sakit lang naman yan, yung sensor niya. Kabit natin. Yan. So, try ko. Try ko mga serpanda rin kung gagana siya. Kung gagana yung ginawa kong stopper. Pag nawala yun, pag nawala yung check engine na to, pag i-start ko, ibig sabihin good yun. Start. Yun, nawala. Yan mga sir. Nawala yung check engine dito. Rev natin. Susubukan natin na rev kung gagana yung revolution niya. Yun! Okay na. Stopper lang pala mga sir kailangan. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Yun. So, good yung ano natin. Yung gawa natin. Hindi mo na tayo nag-order ng throttle body. So, bali hindi mo na gumastos si customer. So, bali i-charge lang sa kanya yung scanning sa troubleshooting. Yun lang. Kesa dun sa throttle body, mahal yun. Tapos yung sensor, mahal din yan. Kaya mas maganda talaga mga sir, nagpapa-second opinion kayo. Hindi basta-basta yung papagawa. Second opinion, kung may trusted kayo, dali nyo. Ito kasi, itong customer na may-ari nito, yung mga sasakyan niya, kami talaga nag-maintain. Kapag may problema, either na hindi niya madala dito, ipapataw namin. Yun mga sir, good na siya. May accelerator na. Ayos na mga sir. Thank you. Maraming salamat po pala. Sa patuloy na nag-subscribe and nanonood ng aking mga videos. So, hindi naman kasi tayo talagang professional. Sini-share ko lang din yung mga to, na-encounter ko dito sa shop na pinatrabahuan ko. So, para yung ibang viewers or car owner, may idea sila kung ano naging problema na sa akin nila. Sana makatulong po. Maraming salamat po. God bless.